guys, ito, explain ko na yung kalagahan ng probiotics. Yung ginawa ko kagabi na video, kasi marami nagsasabi kong dapat daw meron akong explanation. So ito, gumawa na ako. Ang pinaka main content ng probiotics, dapat meron niyang tinatawag na lactobacillus o yung good bacteria. Tapos bukod doon, dapat meron siyang molasses. Yung molasses kasi yung magsisilbi yung pagkain ng good bacteria para dumami siya. Kumbaga, manganak siya ng manganak para mas maraming good bacteria yung nandoon sa probiotics na yun. So ito, ginagamit ko to sa mga alaga ko. Kasi maganda yung mga benefits na makuha na rito. Ang kagandahan ng benefits na makuha mo rito is kaganda yung absorption ng kalapate mo sa mga patuka na binibigay mo. Yung mga yung nutrients na nasa patuka mo, maa-absorb niya lahat yon. Kasi kapag kakulang sa absorption yung kalapate mo, kahit gaano ka sustansya yung patuka na binibigay mo, hindi niya maa-absorb yun. Kasi nga kulang yung good bacteria doon. Mas marami na yung bad. Ngayon, ang gagawin mo doon, papainumin mo siya ng probiotics para ma-distribute niya maayos yung nutrients doon sa katawan niya. Pangalawa naman is yung sa droppings, napansin ko medyo nababawasan yung hindi magandang amoy, tapos nagiging buo lang siya. Kumbaga, isa kasing sign ng kalapate na kapag magandang droppings niya, sign yun na healthy siya. Yun. Pero unless na lang pag mangingitlog na yung henna, kasi nagdudumi sila ng malaki talaga. Yun lang, based lang naman yun sa mga sa experience ko. Tapos itong mga sinasabi ko naman, based lang naman to sa opinion ko, tsaka yung nakikita ko dun sa loob ko kapag ginagamit ko to. Tapos ang ano pa, dagdag ko pa yung digestion niya. Gaganda yung pag-digest niya dun sa mga kinakain niya. Parang kumbaga, lalakas yung panunaw niya, mas maa-absorb niya yung nutrients na kailangan niya. So pangatlo is yung prevention. Kumbaga, syempre marami siyang good bacteria na sa katawan niya. Kumbaga, may panlaban na siya sa salmonella. 'Di ba? Kumbaga, ang dami kasi benefits na maibibigay ng probiotics dito sa mga alaga nating kalapate. Kaya isasuggest ko na gumamit kayo nito. Pero bibigyan niyo lang din ng limit, kasi possible na magkaroon ng sapulay mga kalapate natin. Yung sapulay, yung sobrang taba ng kalapate. Kaya kailangan nilalagay nyo sa supply flyer para makalipad-lipad siya, para mabawasan yung taba niya. Kasi nagkakaproblema rin yung kapag ka mangingitlog na siya. Medyo mahirapan siya umitlog. So, ayun lang. Yun lang yung ginagawa ko sa ano, sa loop ko. Nagdagdag lang ako ng probiotics. Sa susunod, explain ko naman yung mga patuka na ginagamit ko. It's combination to ng probiotics na ginagamit ko. Yun lang. Thank you.